Hello guys! Welcome to my channel, your channel, and our channel. Ayan, maraming salamat sa mga bago pa lang na nandito ngayon. Maraming salamat at huwag kalimutan guys, please subscribe my channel, let's do it. Ayan, pakiclick na lang din guys sa notification bell para ma-update at ma-notify kayo guys sa aking mga bagong video na ina-upload. Ayan guys, ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito ay ang maibibigay ko sa inyong mga tips and mga payo para doon sa mga nagbabalak na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Ayun, o paano at ano ang ginagawa ko bago ako nakarating dito sa ibang bansa. Ayun guys, yun lang ang aking maibibigay sa inyo. At bago yan guys, panoorin nyo ito guys hanggang dulo para maintindihan at malalaman nyo guys kung ano yung mga tips o ano yung mga ginagawa ko bago ako napasabak dito sa ibang bansa. Yun guys ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ayun guys, ang unang-una guys ay ang paghahanda sa sarili. Kaya nasabi ko guys sa inyo kung bakit ko nasabi na paghahanda sa inyong sarili o yung ihanda ang ating sarili. Dahil guys, kung ano man yung ating napagdesisyonan, kung ano man yung ating balak gawin o napag-isipan na magtatrabaho sa ibang bansa o mag-a-apply para magtrabaho sa ibang bansa. Ayan guys, kailangan lang natin guys, handang-handa na ang ating sarili. Buo na yung ating desisyon. At bago tayo mag-desisyon guys, sana naman pinagpaalam natin guys sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating kuya o sa ating mga kaibigan yung ating binabalak o yung ating desisyon na ginagawa. Kasi mas maganda kasi yung guys kung marami tayong makukuwang opinion sa ibang tao, hindi naman iba yung ating mga magulang, ating mga kapatid. Maganda nga rin yung guys na marinig mo ang kanilang mga opinion kung talagang nasa tama yung inyong desisyon. At isa pa guys, kapag nagdesisyon tayo guys, isipin natin guys ng ilang beses kung tama ba talaga yung ating binabalak o plano sa buhay na nandoon tayo sa ibang bansa maghanap buhay. Kasi guys, ang paghahanap buhay sa ibang bansa ay hindi ganun kadali. Na pagdating mo doon ay magtatrabaho ka na agad. Ang daming guys i-a-adjust sa iyong sarili. Nandoon na yung guys yung halos wala ka ng kaibigan doon. Pagdating doon kahit trabaho lang at saka bahay lang ang madadatnan mo. At iba't ibang lahi ang makakasalamuha mo. At talagang ang pag-a-adjust sa iyong sarili ay talagang napakatindi. Dahil hindi mo na makasama ang kaibigan mo, hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin tulad ng ginagawa mo na nasa Pilipinas ka pa. Yung pakikipagparte sa ibang kaibigan, sa kamag-anak, at pagpunta sa mga kamag-anak o makikipagpiesta. Kahit ano guys na nagagawa mo sa Pilipinas ay hindi mo na magagawa doon sa ibang bansa. Lalong-lalo na guys kung ang lugar na pupuntahan mo ay Saudi Arabia or Middle East, kahit saan sa Middle East. Yun ang aking experience guys. Base sa aking experience, ang ginagawa ko lang kasi ang mali ng pagdesisyon, masasabi ko isang mali rin ang aking hakbang dahil nung nagbalak ako na mag-abroad sa ibang bansa ay nasa murang edad pa lang ako, nasa 20. So hindi ko pa na-enjoy masyado ang pagtatrabaho sa ibang sa Pilipinas kasi sumabak agad ako dito sa ibang bansa. Although hindi ko na rin pinagsisihan na napaaga akong sumabak dito sa ibang bansa. Kahit marami akong pinagdaanan, kahit marami akong hirap na pinagdaanan dito sa ibang bansa dahil nga hindi napaganda ang aking pagdating sa ibang bansa. Pero sa awa ng Diyos, nakayanan ko at nakalipat ako sa iba't ibang kumpanya na maayos na magpapasahod, maayos na ang pagtrato sa akin. Ayun. So sa pangalawa guys ay ang agency. Kung sakaling meron ka ng napag-alaman na agency na pwede mong applyan sa kung ano yung position na gusto mong applyan, kailangan mo pa rin guys ikonsulta o kailangan mo pa rin alamin kung ang agency na yun ay accredited sa POEA, yung tinatawag natin Philippine Overseas Employment Administration. Kasi doon talaga guys makikita natin kung legal ang agency na papasukan natin at kung lisensyado ba yung ating agency na pupuntahan.
Kasi marami talagang modus natin, guys, lalong-lalo na sa mga agency na talagang ang daming mga violation o mga naka-blacklist na sa POEE pero nag-ooperate pa rin. Ang dami ganyan, guys. Kaya mag-ingat pa rin tayo, guys. Huwag tayong magpapaluko. Kailangan natin yan, guys. Alamin ang buong istorya o ang buong kung ano yung klaseng na agency na ating pupuntahan. At ito rin, guys, ang advice ko kapag nandoon ka na sa agency, guys. Kailangan, guys, ay magiging friendly ka sa kapwa mong nag-a-apply. Yung mga kapwa mo na nandoon, kailangan makipag-usap ka rin o makipagkwentuhan ka rin doon sa kanila. Dahil baka makasagap ka doon ng kunting tip sa kanila o yung mga datihan ng OFW. Kung itong agency na pinasukan mo ay maganda ba ang kanilang processing o maganda ba ang pagtrato nila sa mga aplikante. Kasi doon ka rin makakuha, guys. Huwag kang uupo lang doon sa dulo at manahimik. Kailangan talaga, guys, makikihalubilo ka sa iba pang aplikante. At isa pa, guys, kapag ang agency ay maraming sinisingil sa inyo sa bungad pa lang, meron na agad payment, meron agad hinihingi, wag na wag kayong bibigay ng kahit magkano, guys. Wag kayong sumugal na o magpaloko sa mga ganyang style, guys. Kasi kadalasan, sa akin na experience nga, base sa akin na experience doon sa pagpunta ng mga agency, meron agad, guys, babayaran kang resume, mag-fill up ka agad ng mga information form, tapos may bayad, tapos magpa-pictures, kahit may dala-dala ka ng pictures, hindi ina-allowed, gusto nila sa kanila pa rin talaga. So, wag na wag ka nang tutuloy sa agency na yun, guys. Kasi malamang yan, guys, is a modus only, guys. Tapos, pipirahan kayo doon. Kaya, yun ang nakaganda doon, guys. Talagang makikiramdam ka kapag nandoon ka na sa agency. Sakali naman, guys, kayo ay natanggap ng agency o ng employer at ipinaprocess na, guys, ng agency ang inyong papel, bago kayo, guys, pumirma ng basahin nyo ng basahin ng ilang beses, guys. Kapag hindi nyo naintindihan, guys, ang kontrata, i-translate nyo, guys, sa Tagalog. Magpatulong kayo doon sa agency bago nyo, guys, pirmahan. Ngayon, guys, sa positions applied, sa pangatlo, kailangan alamin mo kung ano yung talaga ang gusto mong pasukan. Kasi hindi to pwede, guys, na pagdating mo doon sa agency at magtanong ka kung ano yung available na mga trabaho para sa'yo at isasagot mo lang doon ay kahit ano na lang, ma'am, kahit ano na lang, sir, wala pong trabaho na kahit ano. Kasi mahihirapan ka rin, guys, let us see na lang na pinayagan ka o tinanggap ka. At pagdating mo doon sa employer mo o pagdating mo doon sa ibang bansa, ibang trabaho ang ibinigay sa'yo at hindi mo nagustuhan at nagre-reklamo ka. Hindi pwede, guys, magre-reklamo unless kung ang pinasukan mo ay alam na alam mo talaga kung ano yung trabaho na pinapasukan mo. Pwede ka pang mag-refuse. Pero dahil nakakontrata tayo, guys, sa isang employer o sa isang kumpanya, hindi tayo pwedeng tumanggi. Kaya, either you like it or not sa trabaho na ibinigay sa iyo, ay tatanggapin mo ng buo. Hindi ka na pwedeng umangal, hindi ka na pwedeng mag-back out, hindi ka na pwedeng umuwi ng Pilipinas kasi binabayaran kanila, kinukontrata kanila, ginagastusan ka ng employer. Kaya ang hirap talaga, guys, mag-adjust kapag alam mo, hindi mo alam yung pinapasukan mo. So malinaw sa iyo, guys, dapat kung ano yung position na yon, kailangan malinaw na malinaw sa iyo kung ano yung ina-applyan mo. Dahil kung sakali nga magkakaroon ng aberiya doon sa employer, alam na alam mo paano mo ilalaban. Kaya o nakasaad sa kontrata, dapat alam mo yung mga benefits mo, yung salary mo, kung magkano kailangan nandoon sa kontrata, naka full package. Kung hindi mo naintindihan, guys, pwede kang magtanong o humingi ng tulong
doon sa HR ng agency o yung sa kung sino yung mahingan mo ng tulong. At huwag kalimutan guys, tingnan mo guys ang kontrata kung ang nakasaad din doon ang employer mo mismo. Kasi meron din doon guys na agency ka sa Pilipinas at pagdating mo sa ibang bansa, agency pa rin ang sasalo sa'yo. So hindi ka direct. So kailangan sabihin mo sa agency kung o sa employer o sa nag-interview sa'yo kung direct ka ba talaga na hire. Kasi kung agency to agency guys, mahihirapan ka lang. Kasi kung ipapasa-pasa ka kung saan-saan doon sa ibang bansa. So hindi ka makatanggi dahil kinukuha kanila, ginagastosan kanila. So kailangan malinaw at yung kontrata guys ay kailangan ang letterhead doon kung ano yung kumpanya na papasukan mo. At nandun ang selyo, nandun yung pangalan, nandun yung address, ang telephone number. At yun din guys ang ibibigay nyo. Humingi kayo ng copy, yun din ang ibibigay nyo sa inyong mga magulang, sa inyong asawa, sa inyong mga kapatid, kung sino yun ang pwede nyong pagbigyan ng copy. Dahil kung sakalig kung ano man mangyari doon sa ibang bansa na hindi maganda ang nadatnan mo, pwede mong o pwede ang pamilya mo magreklamo doon sa POE, yun ang dadalhin niya. At madali kang matres kasi nga alam na alam mo kung sino yung employer mo, ano yung address, kung ano yung telephone number niya. Yun talaga ang napaka-importante guys. Huwag tayo guys basta magpapapaniwala lang o magtiwala ng buo doon sa agency na nagpa-process sa ating sa ating papers o sa ating mga documents. Yun talaga ang pinaka-importante doon guys. Kailangan alam na alam mo kung ano yung nakasaad. Para pagdating doon sa ibang bansa guys, kung meron ka mang, kung babaguhin man nila, maraming ganyan guys eh, binabago pagdating sa ibang bansa. Kung babaguhin man nila guys ang kontrata, meron kang panghahawak ang original. Pwede mo siya guys na tanggihan o pwede mo ilaban na ayaw mo dahil yun talaga ang nakasaad sa original na kontrata mo. Huwag kayong matakot, meron naman tayong pulo o meron naman tayong uwa o meron naman tayong consulate doon sa lugar na pinupuntahan natin. Dahil kailangan din alam natin guys kung ano yung lugar natin at alam natin kung sino yung in charge sa pulo or consulate o ano yung telephone number para lagi kang handa at laging ilagay mo yung sitwasyon mo sa safety na kumbaga kung meron nga abireya ay madali agad maaksyonan ng kapamilya mo na nasa Pilipinas. Ayan guys, sa passport. Dating guys sa passport guys, kailangan mo talaga rin tingnan yung passport mo kung tama yung spelling ng passport mo. O mainam na rin guys kahit hindi tayo nag-abroad o kahit hindi tayo, wala tayong balak na mag-abroad, kumuha na lang tayo ng passport. Kasi malaki rin yung bagay guys na kapag meron kang inaasikaso ng mga documents, ito ay valid din to na documents. Talagang napakaganda rin. Kasi ito nga yung passport ay nagpapatunay na isa kang Pilipino. O talagang pwede mo ito gawing documents kung may mga kailangan na hingin sa'yo. Kaya kung doon sa passport din guys, kapag kung sakaling nga ay nag-abroad ka at natanggap ka, titingnan mo rin yung tatak doon guys kung talagang pareho siya yung tatak ng employer mo doon sa kontrata mo. Titingnan nyo lagi guys at titingnan nyo lang din yung inyong ticket kung pareho yung pangalan at yung sayo ba talaga yon. Kasi para pagdating sa immigration guys, hindi na kayo magnanga o hindi na kayo doon na malilito pa o hindi na kayo doon na kakabahan pa kung ano yung gagawin mo doon sa immigration. Yun na guys ang napaka-importanting mga bagay na kailangan nating gawin bago tayo tumulak sa ibang bansa na maghanap buhay. Yun lang guys ang aking masasabi base sa aking experience guys. At pag kung meron kayong katanungan guys, mag-comment lang kayo dito sa video ito guys at pag-uusapan natin sa susunod na video kung ano yung gusto nyo malaman pa o paano ako pagdating sa mga interview o pag ibibigay ko rin din yung guys sa inyo guys sa susunod na video. At sana manood kayo at sana subaybayan nyo guys ang aking next video tungkol sa ano. O kung meron kayong suggestion guys o meron kayong gustong malaman pa doon sa mga bago na nag-abroad o doon sa mga hindi sinuwerte mag-abroad, pwede rin yung pwede rin natin pag-usapan kung alin yung mga conflict o ano rin dapat baguhin natin para mas makapunta tayo sa magandang kumpanya
o magandang lugar na ano pwede na gusto natin pagtatrabahoan. Yun lang guys, at maraming salamat sa mga bago pa lang nang dyan, at maraming salamat at hindi kayo at tinapos niyo itong video na to at hindi kayo bumitaw. Maraming salamat sa inyo sa panonood at sa mga hindi nag-skip sa aking mga ads. Maraming salamat. Kung sinong gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo, isa-shoutout natin sa susunod na video. At maraming salamat. God bless sa lahat. Bye-bye.